Morning mga kababayan, lalo na sa ating mga magulang na madalas po nagpiprepare po ng ating pagkain para sa ating mga anak, sa mga nanay po, sa mga tatay po. Gusto ko lang po magbigay po sa inyo na konting tip sa pagluluto, lalo na po sa pagpiprito. Pero una po sa lahat, ipapakita ko po muna sa inyo kung saan po ako nagtatrabaho. Ito po ang Jitsu. Ayan po. Ito po ako nagtatrabaho. Ito po yung aming dining, Japa restaurant po. Ayan. Ayan po sila. Ito po yung aming small room, tatami. We have 2 table po yan. Ito naman po yung aming booth. Sa pinakadulo po ng room na yon ay yan doon po yung aming toilet. Ayan po. Ayan. Ang aming booth. May isang door po rito ng exit. Ito po yung isang second door namin para kung sakasakali magkaroon ng mga emergency, may isa pang door na pwedeng pagdaanan. Ito po yung aming counter. Yan. Yung isang main door namin para sa entrance. At dito po ako pumupwesto sa sushi bar. Ito yung aming counter. Ito po yung aking mga plate. Dako po tayo papunta sa kusina. Ito po yung aming mga rice cooker. Ayan. Tatlo po yan. Pasok po tayo sa kusina. Ayan po. Ito po aming mga chiller. Chiller. Chiller namin. Po. Ito aming isang freezer. Dadako po tayo sa aming kitchen. Ito yung aming kitchen. Ayan po yung aming mga lutuan. Sa pinakadulo po, ito po yung fryer. At dito po yung aming hugasan sa likod. At sa pinakadulo naman po ay nandun po yung aming toilet para sa aming staff. Ngayon po, guys, ang ituturo ko ngayon sa araw ito yung pagpiprito po. At sa pagpiprito po, hindi lang po dapat po ilulubog natin ang ating piprito sa mantika. Dapat po gumamit po tayo ng breadings. Yung iba po gumagamit po ng mga flour na may mix ng mga condiments. At yung iba naman po, gumagamit po ng breadcrumbs. Ay tuturo ko po ngayon sa araw na to ay paggamit po ng breadcrumbs. Kasi pag ang ating mga piniprito ay dinidiretso natin sa mantika, nagda-dry po yung ating karne. Ngayon po pag ginagamitan natin ng mga katulad po ng breadcrumbs, juicy po yung loob, magiging resulta. At hindi po pumapasok yung mantika na sa loob. Yung po isa po sa mga sekreto na paggamit po ng mga breadcrumbs. Sa ngayon po, ipiprepare ko po muna ang ating gagamitin. Dito mo muna ako. Po, ito po muna ako una nating i-prepare yung biyak po ng mga itlog dahil po ang ating i-prepare ay hindi po por piraso kaya kailangan po natin ng mas maraming itlog. Ito lang po yung crack nyo lang po yung itlog sa isang matigis sa bagay. Yung dalawang daliri po, ayan, piyak na agad yung itlog. Tulo na yung igyok niya sa loob. Pero sa mga bagwa lang po, ganito lang po yan. Yung dalawang kamay. Okay. Ayan lang po yan. Very simple po. Pero pag sanay na po kayo, ayan po lang yan. Isang kamay na lang po gagamitin. Siyempre po, kailangan po natin i-mix ang ating itlog para maghalo po yung kanyang dilaw at yung kanyang puti. Ang main po ng ating ingredients, ito po, ang all-purpose flour, yung itlog po, at siyempre po, yung breadcrumbs at yung ating meat, siyempre.
Dahil po ang ating topic ngayon ang chicken. Ito po, ginagamit ko po ay chicken thigh. Yan po. Ayan po, lapit ko po kayo para mas mas makita po ng mas malinaw ating mga gagawin. Gagawin, ililayo pa natin muna natin ating mga lalapag natin ating mga itlog. Bakit po natin nilalapag? Kasi po kailangan po muna natin timplahan siya ng salt and pepper para po may lasa po yung ating ipiprito bago natin lagyan siya ng breadcrumbs. Simple lang po, hindi support sa mga baguhan eh. Madali lang po ito. Yan, lagyan po natin ng salt and pepper. Good. Tapos po, uunahin po natin ang flour. Sausap po muna natin siya sa flour. Then, lagay po sa itlog. Una po ay flour. And then, sunod po ay itlog. Ganyan po. Sunod po, ano po natin muna siya. Siguraduhin po natin na ating meat po nababalutan ng buong itlog. Yan. Ganyan po. Yan. Tapos, ilagay po natin siya sa breadcrumbs. Yan. Ganyan. Huwag masyadong digdigin natin. Ganyan lang po, ganyan. At kung marami po tayong gagawin, tutuloy ko na lang po itong ipapakaking mga ibibreaded. Ganito lang po yan, so ninsuon lang po yan. Sa mga susunod na video po, ipapakita ko rin po sa inyo yung mga gagawin ko pa. But tuloy-tuloy po kayong manood sa aking video, subscribe lang po, i-share nyo po para po mapanood po din ang iba. Kung may karagdagan po kayong gustong matanong o gusto pang malaman, huwag po kayong mahiyang mag-comment sa aking YouTube. Sa pagluluto po, kailangan po lang din matyaga ka at hilig po. Hindi po yung hati kailangan magluto kasi sa pagluluto may kasama presentation, yung panlasa, yan po ang pinaka-importante. Dapat alam mo po yung lasa ng luto mo. Magaling ka po manlasa. At ang panglasa po, hindi po pwedeng dapat ibigis mo lang po pa sarili mo. Lalo kung ikaw po ay nagtatrabaho sa isang restaurant, hotel man po. Sa fast food, kailangan po ibigis mo sa lahat po ng panlasa. Kung maalat po ang panlasa mo, medyo bawas-bawasan mo po. Kasi yun po para po sa lahat. Yan, diba naman, napakasimple lang. Una, flour. And then sunod, egg. At yung pangatlo po ay breadcrumbs. Tatlo lang po yan. Napakasimple. Habang pinapainit po ang ating mantika,
magbe-bake ko muna tayo. Pero isa po sa mga tip, bago po nyo ilubog yung inyo pong ipiprito, make sure po na ang inyong mantika po ay nasa tamang init po. Pwede nyo naman pong i-try, lagyan nyo ng something na halimbawa butter or inipis of something a little bit of breadcrumbs para makita nyo yung mantika kung mainit na o malamig pa. Pag malamig po, lulubog po yung ating ipiprito agad sa ilalim. Papasukin po siya ng mantika. Pag sobrang init naman po, masusunod po ating niluluto at syempre, ilaw po yung loob. Yan. Yan, pero po yung finished product ng ating binirid kanina. Kaya simple lang po ito ang ginawa natin at masusunan po ang mga na ating mga beginners na gustong matuto magluto, lalo na po sa mga ating mga kabataan na wala po sa mga magulang malalayo. Madali lang po, suntan nyo lang po lagi ating mga video at papaparoodie pa po ang mga gagawin. Ganito po muna tayo. Salamat sa panonood. Thank you everyone.